Hello guys, welcome to my channel. May bago na naman tayong magandang topic ngayon. Huwag nyo mga pala kalimutan mag-subscribe. At i-click nyo yung notification bell. Tapos i-share nyo na lang itong channel ko. Hindi tayo professional, or hindi tayo instructor, or hindi tayo talagang bihasa sa mga ganito, no? Ito eh, yung personal experience ko lang. Bakit napapawi ang sima nang di tapos ang kontrata? Bakit daw ganun? Nangyayari yan, guys. In reality, talagang may mga simang hindi natatapos talagang kontrata. Marami yan. Kalimitan, first timer, pero merong hindi yung mga matatagal na rin. Mix yan. Bakit kaya ganun, ano? So, isa-isahin natin yan. Kung anong reason kung bakit ganun. Bakit sila napapauwi at bakit sila umuwi nang hindi nila tinatapos ang kontrata nila. So, unang-una, simple na gusto lang nilang umuwi. Siguro na homesick sila or hindi nila gusto yung trabaho nila on board or hindi na susunod yung kontrata. Based doon sa kontrata nila is iba yung ginagawa nila on board. May mga ganong pagkakataon kasi na yung may pinirmahan kang kontrata sa Pilipinas sa agency mo, pagdating mo dito, iba na yung classification of job mo. Iba na yung pinapagawa sa iyo. So, isa yan siguro kung bakit sila gustong umuwi na lang kaysa tapusin nila yung kontrata. Pangalawa, incompetent. Ito naman, ang may problema nito, yung tao naman. Kasi yung una, posibleng ano yan eh, nature of work or yung sa pinagtatrabaho niya. Pero this time, itong sa tao na to, incompetent. Kumbaga, hindi siya, parang ano lang siya, go with the flow lang. Hindi na niya ini-improve yung sarili niya, hindi na niya na-improve yung trabaho niya, hindi na siya gumagawa ng extra mile, kumbaga, para mag-improve yung trabaho niya, para magkaroon siya ng additional knowledge. Kung ano yung trabaho niya, yun na lang yung ginagawa niya. Tapos pag may pinagawa sa kanya, parang hindi niya gusto, hindi niya ano. So yun yung incompetent, no? Pangatlo, babae. Nangyayari talaga yan. Minsan kasi dito nga may mga ganong instance na magjowa, tapos nag-away, nagkasakitan, tapos reklamo, siyempre, reklamo hanggang sa napauwi na. So, malungkot na pangyayari yan, no? Maraming anggulo yan kung bakit siguro stress or hindi pagkakasundo or may pinagtatalunan tapos nauwi sa sakitan. So yan, no, yung babae naging reason din yan para napapauwi yung mga seaman. Sickness or injury. So ito, common factor din to, common ano rin to sa ating mga marino. Sa mga first timer dyan, hindi naman palaging kada balik, may balik tayo ay tuloy-tuloy yung trabaho. Minsan, nag-i-struggle din tayo dito dahil yung magkakaroon tayo ng mga injury. Dahil sa araw-araw, taon-taon natin trabaho, dumating yung point na yung, siyempre, tumatanda na rin tayo. Kagaya ako 40 na ako, nagsimula ako dito 27. So, araw-araw na trabaho ginagawa ko, siyempre yung medyo yung buto natin medyo humihina na. Pag umadit ka ng 40, iba nagkakaroon ng mga iba't ibang klaseng sakit. So, or iba naman na aksidente, let's say hindi naman sa inaasahang pagkakataon na nagkaroon sila ng minor accident, na kahit minor accident lang yan or ano, as long as medyo hindi mo na kaya magtrabaho or medyo seryoso yung ano mo, pauwiin ka na nila at doon ka na nila anin sa Pilipinas, ipagagamot sa Pilipinas. Babayaran naman nila yung basic mo, basic salary mo, tapos
papagamot, sila rin ang bahala sa pagpapagamot sa iyo. Either i-reimburse ko muna maggagastos, ikukunin mo yung lahat ng resibo, at i-reimburse mo sa kanila. Panlima, alcohol. So, yan, malimit din yan, no? Kasi may mga barko na inaalaw uminom ng alcohol. Pero, regulated. Pero dito sa amin, hindi kami allowed uminom ng alcohol. So, minsan nagkakaroon ng random check-up. So, hindi mo alam mo kung kailan at kung saan. Bigla ka na lang tatawagin, pabubugahin ka ng breathalyzer. So, kapag lumampas ka sa range ng consuming ng alcohol, automatic, uwi ka. Mapawing ka nila dahil hindi lang sa mga Pilipinas, pati sa mga ibang lahi, ganun din yung ginagawa. Once na nakita ka or na nag-breathalyzer, nag-positive ka, pauwiin ka nila. So, hinahinay tayo sa, ano, sa Pinas na lang tayo mag-celebrate para maiwasan yan. Ano, napapaaway. Malimit din yan kasi nga, ang trabaho sa barko, 11 hours a day, wala kami day off. Siyempre, 6 months, dire-direcho. May mga instances na, kahit naman sa Pilipinas eh, may mga instances na hindi mo inaasahan na may araw na mainit ang ulo mo. Eh, mainit daw ang ulo ng nakausap mo. Nagkasagutan kayo hanggang sa nag-away kayo. Worst scenario, nagsapakan pa kayo. Automatic, uwi kayong dalawa. Walang pipiliin kung sinong may kasalanan o sino nagsimula. Hindi nila ano yun. Automatic, uwi kayong dalawa. So, sana bago natin gawin yun, kung medyo mainit ang ulo natin or may napansin yung medyo mainit ang ulo ng kasamahan nyo, huwag nyo na lang muna silang lapitan or miwas na lang muna kayo para hindi kayo mag-clash. Parang sa bahay din yan eh. Pagka ano, kailangan, titignan nyo rin. Pagka nakita nyo wala sa mood, huwag na natin biruin, huwag na natin anahin. Kahit naman sa akin, minsan nangyayari din yan eh. Guys, yun lang ang masasabi ko. Sana nagustuhan nyo yung content ko ngayon. Kung meron kayong mga gustong i-topic, mag-message lang kayo, i-comment nyo lang sa baba. Gagawa natin ng ano yan, ng content yan. Yung mga gusto nyong ipagawa sa akin, yung mga gusto nyong gawin kong talakayin or pag-usapan natin kung anong gusto nyong malaman related sa trabaho ko, sabihin nyo lang. Gagawin natin yan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, abangan nyo yung susunod na content ko. Basta manood lang kayo at follow nyo lang ako palagi. Palagi tayong magkakaroon ng content. Okay?